Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong.
matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo na sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa'king isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, salako'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo po ang lahat. Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis sa kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.
Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa susunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Hesus Nazareno. Maligayang pagbabalik dito po sa dambana ng Poong Hesus Nazareno. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin na kung babalikan ko lang ng konti, pinangalanan na ni Jesus ang kanyang mga piniling magiging apostol o mga alagad. At ngayon po, yung kanyang mga babala, no? Mga tagubilin na mararanasan ng mga alagad sa kanila pong pagpapahayag ng mabuting balita. Mahigpit na ipinaalala ni Jesus na dapat silang mas maging maingat. May mararanasan silang rejection, may mararanasan silang mga pagtataksil, may mararanasan silang mga pagkabilanggo dahil kay Jesus. Kaya nga sa umpisa pa lang, nililinaw na, sigurado ba talaga kayo na gusto nyong sumunod sa akin? O yung paanyaya na sumunod sa akin, kinakailangan magpasa ng krus, limutin ang kanyang sarili. So hindi po madali. Sabi ni Jesus, para kayong mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. So very challenging itong misyon at responsibilidad na tinagubilin o binibigay ni Jesus sa kanila. Na magpasa hanggang ngayon, ito pa rin naman yung paalala sa atin. Maganda siguro, no, na mapagnilayan natin yung mensaheng ito para sa ating lahat, no? Kayo na mga naririto at nagsisimba, mga nanonood sa online, hindi tayo deboto o hindi tayo tagasunod ni Kristo para lamang umupo dito sa loob ng simbahan o para lamang manahimik dito. Dahil bilang deboto, ang inaasahan sa atin, dahil ang deboto ay mga alagad ng Poong Hesus Nazareno, followers, no, tagasunod ni Kristo. At pakatandaan mo na hindi ka lang nandito para magnobina, magrosaryo, maglakad ng paluhod. Hindi ka nandito para magpa-cute. Hindi ka nandito para magpa-impress. Hoy, lagi ako nandito tuwing Biyernes, walang palya. So hindi tayo para magpa-impress lang. Nandito tayo para patuloy na paalalahanan ng atin pong misyon. At yan ay magpahayag ng mabuting balita. Hindi ka pipe. At huwag mong piliin maging pipe. Magsalita ka ng katotohanan. Yun nga lang, kapag nagsasalita tayo ng katotohanan, yun yung kaakibat niyan, mayroong hindi magugustuhan ang sinasabi mo dahil nga masakit makarinig ng katotohanan. Minsan ikaw pa ang gagawa ng kasinungalingan. Ibabalik pa sa'yo. Pero okay lang yon. Normal lang yon. Basta't ito ay ginagawa natin para sa pangalan ni Jesus
para sa poong Nazareno, nasa tamang direksyon tayo. Kasi kung inaakala natin na ang pagsunod sa poong Nazareno ay ayahay ang buhay, walang problema, eh baka nagkakamali ka ng pananaw, baka nagkakamali ka ng pagtingin sa poong Nazareno. Kaya ang paalala sa atin ni Jesus na dapat nating matandaan bilang isang deboto, ang sabi ni Jesus, maging matalino kayo katulad ng ahas. Sabihin niyo nga po, matalino. Ulit, matalino. Yan. Hindi kinakailangan nakapag-aral para maging matalino. Hindi kinakailangan meron kang ipangalandakan ng mga diploma, mga certificate para masabi na matalino ka. Kasi kung matalino ka, hindi mo na kinakailang magpa-impress. Pero ang sabi ni Jesus, maging matalino, kagaya ng ahas. Hindi maging ahas, kundi maging matalino kung paanong ang katangian ng ahas. Malakas yung pakiramdam. Pag alam niyang may panganib, aalis na yan. Sabihin niyo nga ulit, matalino. Yan. Kailangan natin gamitin ngayon yan, yung katalinuhan. Kasi ang daming misinformation, disinformation tungkol sa kasaysayan, sa history natin. Nasaan ang mga deboto? Bakit nananahimik ang mga deboto? Nung minsan may magsabi po sa pamahalaan natin na ang 7 commandment, 8 commandment, alam niyo ba yung 7 at 8 commandment? Uy, huwag kang papatay, 7 commandment. 8 commandment, huwag kang magsisinungaling o sasaksi ng hindi, no, ng kasinungalingan. No, nakasulat pa doon sa ating, ayun, no, ang laki-laki. Pero tahimik ang mga deboto nang sabihin ang 7 at 8, gawa-gawa lang ng tao yan. Para siraan, para manira, gawa lang tao yan. Hindi pa tayo pinapanganak sa mundong ito. Nandyan na yung 10 utos ng Diyos. Nandyan na yung tablet. Sa mga simbahan, wala pa tayo dito. Paano magagawa ng tao yan? Pero yung mga deboto, Viva Nazareno, Viva Nazareno. Hindi lahat ng binabasa at nababasa at ipinopost sa social media, paniniwalaan mo at tatanggapin mong totoo. Dahil lamang marami ang agree, hindi ibig sabihin totoo yan. Kaya nga, kailangan mong mas maging matalino. Kaya minsan, very challenging din yung magsalita dito. Kasi may mga deboto, ang gusto lang, Father, magsalita ka lang ng pagpapatawad, magsalita ka lang ng, no, ng salita ng poong Nazareno. Ito nga yung sinasabi ng Nazareno. Hindi, Father, okay na yan. Bless mo lang kami para manalo kami sa loto. Wala pang nananalo ngayon eh. Pero kailangan sabihin. Kasi pag nanahimik tayo, mas mananalo ang kasinungalingan. Maging matalino gaya ng ahas. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Maging matalino. Baka isa dyan magta-traidor na sa'yo. Maging matalino ka sa mga sinasamahan mo, sa mga pinaniniwalaan mo. Kasi baka isa yan, baka sila mismo ang magdala sa iyo sa kapahamakan.
O kaya naman, nadadala ka na sa kasalanan, nadadala ka na sa kasamaan, hindi mo pa napapansin. Sabihin nyo nga ulit, matalino. Ang isang deboto, matalino. Dapat matalino. Pangalawa na sinabi ni Jesus, maging matapat o tapat kagaya ng mga kalapate. Di ba yung sa mga nag-aalaga ng kalapate, no? Pag pinalipad mo, babalik at babalik yan. At yun yung sabi rin niya, no? Sinasabi sa atin ni Jesus, anuman ang mangyari, anumang kaguluhan dyan sa labas, bumalik tayo. Manatili tayong tapat sa Poong Nazareno dahil yung mananatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. Sabi ng Poong Nazareno yan, ha? Kaya huwag kayong tutulog-tulog. Huwag kayong pakampante. Marami nang magnanakaw sa paligid. Baka pati kaluluwa mo manakaw na. Huwag mong hayaan. Hindi lahat ng away pinapatulan. O dapat patulan. Ha? Piliin mo kung ano yung laban na dapat mong labanan. Kasi baka mahulog ka lang sa trap. Di ba po kapag may mga nagko-comment sa'yo sa social media o sa post mo, di ba ang nangyayari kapag nag-react ka, hindi natatapos yung o kaya hindi nawawala yung comment, no? Kasi react ka ng react. Pero kapag may nag-post, dinedma mo, nawawala din. Mas tahimik ang buhay mo kapag hindi mo pinapansin kung ano yung mga post dyan. Makakapagsimba ka ng mas payapa, makakapagdebosyon ka ng mas tahimik kaysa yung mayat maya nakatutok ka sa kung ano ang comment sa iyo ng tao. Mag-focus ka sa kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng Poong Jesus Nazareno. Dahil yan ang misyon mo, yan ang responsibilidad na iniatang sa iyo. At sa bawat gawain natin, maging matalino at matapat sa ating Panginoon. Amen? Magsitayo po ang lahat. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating pong itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo. Ama, ipadamala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap, na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at digalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain,
sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakati na pa'y Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dali. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sa nawang sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga hukmo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Magsiupo muna ang lahat.